Magandang araw po sa inyong lahat. Good morning po sa mga nandito po sa Saudi Arabia o sa iba't ibang panig po ng mundo. Whether pang umaga, pang tanghali, pang hapon o kaya pang gabi. Magtataka kayo kasi nakapantulog pa po ako. Dahil ang tatalakayin po natin ngayong araw ay ang online banking or online payment. Kumbaga, at the comfort of your home, pwedeng-pwede kang mag-online banking. Kahit ikaw ay kagigising mo pa lamang, wala ka pang mumog, wala ka pang tulog, o kaya puyat ka, pwede kang mag-online banking. Ano ba yung mga dapat mong asahan at mga hindi mo dapat asahan? Mga dapat mong gawin? Paano? Ano? At bakit? Mas dapat gamitin online banking at online payment. Bali, tatalakayin lang natin ng bahagyang online payment, pero mas magpo-focus tayo sa online banking. So, ano yun mga ka-smorgs? So, bago yun, mag-intro po muna tayo. Hi mga ka-smorgs! Ako po si Ate Mars, ang inyong smorgasmorg Pinay. Gandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ate Mars, ang inyong smorgasbord Pinay. Magtataka kayo, nakapantulog ako dahil nga at the comfort of your home, pwedeng-pwede kayong mag-online banking gaya nung aking nasa intro. So, nag-research po kanina pagkagising ko at inilagay ko sa aking cellphone yung mga bagay na pwede nating talakayin para sa online banking dahil marami akong mga messages or comments dyan sa aking YouTube na gusto kong talakayin at bigyang linaw, i-discuss natin ng maigi para dun sa mga baguhan pa na hindi alam ang online banking at online payment. So, ito na, proceed na po tayo. Number one, ano ba ang online banking? Ito yung tinatawag noong unang panahon na home banking, phone banking, kasi noong una, gumagamit lang sila ng tinatawag na monitor TV, yung parang computer na parang TV yung likod. Tapos, merong keyboard, and kailangan pa ng phone line. That was 1980s sa Amerika. Mapakita ko na lang dito kung ano yung naging kauna-unaang home banking. Tapos nag-evolve na siya at naging internet banking. So, meron siyang tinatawag na another, yung web banking, online banking, digital banking. So, papaano nga ba kung sinasabing online payment? Yung online payment naman po, pwede po ang ipangbayad nyo ay yung inyong bank, pwedeng credit, pwedeng debit, pwedeng inyong Visa, MasterCard, pwedeng Apple Pay, STC Pay, Google Pay, yun yung mga online payment eh. Pwede pong cash or COD at kung ano-ano pang transactions, modes of payment na tinatanggap sa online payment. Doon sa online banking, yung bank mo ang gagamitin mo sa pagtatransact ng kung ano-anong mga transactions, financial, business transactions, corporate transactions, pwedeng personal transactions. Ano-ano ba yung mga benefits sa paggamit ng online banking? Yun po yung ating ipo-focus lang, online banking. Baka ma-confuse kayo. Although, pwede nating isali yung online payment, which is related naman talaga dito sa online banking. Balik na tayo, ano ba yung benefits ng online banking? Unang-una, na-reduce na yung bank operating cost, which is pabor sa mga may-ari ng mga banko o merong mga bank branches. And then, yung easy branch-to-branch transfers and banking during non-office hours or yung bank is closed or kaya pwede kang mag-bank at home, at your work or anywhere na merong internet. Or it is easy and fast transaction. Syempre, napakadali lang naman. Meron kang cellphone or meron kang internet or laptop at syempre, meron kang data or wifi. Next is rain or shine, typhoon, may calamities, may winter, may storm, may sandstorm or merong kahit ano, pwede kang mag-online banking provided na meron kang internet at meron kang cellphone or laptop. Syempre, kahit may typhoon, meron pa rin namang internet unless nagkaroon ng
problem na naapektuhan yung inyong internet. Next is day or night, 24/7, pwede mag-online banking. At kahit saan, pwede kang mag-online banking. Worldwide transaction, local transactions, pwede kang mag-online banking. Province to province, city to province, ayun. Needs only a cellphone, laptop, internet, and a signal, di ba? So next naman is uses. Para saan ba ang online banking? Number one, remittance payment. So kung OFW ka, pwede kang magpandala bank to bank like Western Union, Cebuana, MLuvillier, mobile wallet internationally. Halimbawa, Saudi, tapos papadala mo sa Pilipinas. Pwede mong i-delete or mag-add ka ng beneficiary. Pwede mong makita rin yung mga beneficiaries mo. Number 3, transfer money internationally, country to country. Pwedeng KSA to Philippines, pwedeng UAE, US, India, Europe, at kung saan-saan pa nasakop ng inyong mobile application. Next is, pwede mong ma-view yung iyong bank account balance. Kung magkano na ba yung natitira, at pwede mo ring i-hide. Para kung halimbawa mayroon nakakikikimarte sa'yo at inaalam kung magkano yung balance mo, pwede mo siyang i-hide. Next is yung transfer history. Ibig sabihin, kung ano yung mga transaction mo, pwede mong makita yon nang hindi ka napupunta sa banko. Kung meron discrepancy, pwede mo ring kontakin ng banko, hanapin mo lang yung kanilang customer service hotline or customer phone number or yung bank phone number. Pwede mo rin silang tawagan or you can send through email. But ako, mas maggusto ko yung tatawag mismo direct to bank or direct to the customer service representative. Which is, hanapin nyo na lang sa inyong service provider ng inyong banko. Next is, ang bank statement. Pwedeng monthly, pwedeng yearly, kung matagal na kayong gumagamit ng inyong banko, bank account. Next is, check recent transactions. Bawa, ngayong araw na to, ano ba yung mga ginawa mo? Bumili ka, nag-send ka ng pera, pwede mo nang makita dito for online banking transaction. There is, pwede mo ma-check yung inyong previous transactions, yung past few days or previous month, makikita mo using your mobile application. Another is transfer money locally, bank to bank, bank to mobile apps like STC Pay, pwede mong i-transfer yung inyong pera. Or pwede ka sa Apple Pay, pwede mong lagyan kahit ano na application na connected dyan sa inyong mobile online banking. Next is electronic bills payment. Ano ba yan? Pwede kang magbayad ng inyong water, electricity, gas, or kung ano-ano pa. Next is fund transfer. Pwede mong bigyan ng pera yung si Betka. Joke lang. Or yung inyong kaibigan, kaimag-anak. Diba? Pwedeng sa abroad, pwedeng sa local transfer. Next is merchandise payment. Pwede kang bumili ng kahit ano dyan. Kung anong mga gusto mo sa online banking. Loan payment. Kung may utang ka, pwede kang magbayad. Next is salary payment. Dyan mo rin pwedeng ipasok yung inyong sahod. Siyempre, ano mga namang ipambabayad mo kung wala kang sasahurin, diba? Next is, you can monitor all your bank transactions in one place. Diyan lang, di mo na kailangan pumili pa sa banko, makikita mo na kung ano yung ginawa mong transaction. Next is, pwede kang magbayad ng traffic violation mo. Makikita mo dito kasi sa sub-mobile, which is yung ginagamit ko, nakikita doon kung halimbawa may driver ka, may traffic violation ka, makikita mo po doon at pwede mo pong bayaran. Next is, alien control. Yun yung ICAMA, government services, visa, transfer occupation, alien control, ano-ano ba yung mga sakop? Andiyan yung mag-issue ka niyan, new ICAMA, renew ICAMA, replace ICAMA, issue new ICAMA for a citizen wife, transfer of services, change of occupation, exit re-entry visa for single use, exit re-entry visa for multiple use, pendants, entry visa fees collection. Extend visitor visa, visa cancellation, adding dependent born inside Saudi Arabia, dependent separation, transfer dependents to be head of household, and transfer dependent to a new head of household. Next is Saudi passport. Kung kayo ay taga Saudi, Saudi local kayo, yan, dito po kayo magbabayad. Sa Saudi passport po, kung kayo po ay mga local, katulad yung sa amo nyo, di ba?
issue new passport, renew passport, reissue passport. Sana din sa Pilipinas, ganito na rin, pwede ka nilang mag-online banking gamit ang inyong bank account. Next is civil registration. Ano ba yung sa civil registration payment or sakop nito? Pwede kang birth registration, marriage registration, issue ID card, divorce registration, death registration, other fees and fines, print citizen information, you can issue a family card. Next naman is pwede kang magparehistro ng iyong motor, mag-renew ng vehicle registration, transfer owner, reissue registration card, reissue license plate, transfer plates, give plates to a registered vehicle without plates, transfer plates, ito yung mag-change ka ng current vehicle plates, exchange plates by owner, exchange plates not by owner, register your vehicle, re-import vehicle, export vehicle, transform vehicle into junk. Yun yung mga services na covered under ng motor vehicle. Dito po yun sa Submobile. Hopefully sa other mobile online banking mobile application ay meron din ganitong services. Next is labor importation. Family visa, labor visa, dyan po kayo pwedeng magbayad. Next is driving license. Pwede kang mag-issue, mag-renew, mag-replace, mag-issue license from old license. Next is national platform for violations. Para makabayad ka is kailangan mong ilagay yung iyong violator ID o kaya yung inyong detainee ID. Yung issuing entity, ilagay mo kung magkano yung amount at kung babayaran mo na at kung anong category. Next is civil defense violations. Dito ka pwede magbayad, pwedeng isa o kung marami kang violations, pwede mo nang lahatin bayaran. This is sa Submobile app po ito. Hindi ko po alam kung pareho din po sa ibang mga mobile banking. Ayan, dito na pumapasok yung pag make online payment dito sa online banking. So, ano-ano ba yung online payment na yon? Pwede kang magbayad ng groceries mo and medicine. Siyempre, kailangan mo i-connect muna yung inyong bank account or yung inyong account number dito sa kung saan ka magbabayad. Next, pwede kang bumili ng pagkain gamit ang inyong bank account. Hunger Station, Food Panda, Uber Eats, Marsul, Talabat, at kung ano-ano pa. Next is pwede kang bumili ng mga gamit mo, damit, sapatos, bags, kahit ano, gamit ang bank account. Transpo payment, Grab, Uber, Lyft, or kung ano-ano pa. Utilities, pagbayad ng utilities, ano-ano ba yan? Gas, electricity, water, cooking gas, gasoline, sa petrol. Next is cellphone loads, ayan. Pwede kang magbigay at pwede ka rin bumili. Next is you can send load to your loved ones from Philippines at to Philippines or to abroad to another country. You can send also gifts to your loved ones to Philippines or to another country. And you can buy games, game cards, gaya ng Mobile Legend, FB, ano ba yan? At kung ano-ano pang mga games. Next is Apple Pay, iTunes, ayan. Google Pay, YouTube, ano ba yung mga cover ng YouTube, Super Chat, Super Things, merchandise payments, tapos pwede kang ilagay mo rin yung bank account mo para kung halimbawang sumasahod ka na as YouTuber, dun mo ipapasok. Sa FB or Facebook, ano ba yung merch, stars, pre-love item payment, or kung gusto mong, kung ikaw ay vlogger, pwede mong lagyan ng ads as newbie ka, pwede ka magbayad sa Facebook. And kung ikaw naman ay sumasahod na, pwede mo rin gamitin yung bank account mo para padalan ng payment. Next is traffic violations, gaya ng nasabi ko. And you can donate money in a person or an organization. And you can pay loans, SSS, Pag-ibig, etc. Next is paano nga ba gamitin ang online banking? Siyempre, pwede kang pumunta sa website o kaya mag-download ka ng mobile app. Yun, sa akin, ang ginamit ko is Submobile apps. So, next is, kailangan mong mag-sign up gamit ang iyong username, gagawa ka ng username or password. Or kung nakapag-sign up ka na, mag-sign in ka. Kapag nag-sign in ka, merong
lalabas dyan na verification code. Next is PIN code. O kaya, touch ID. Ang PIN code is magkaiba sa verification code. Verification code, yun yung pupunta sa iyong mobile apps. Yung PIN code, yun yung sa cellphone mo. Yung touch ID, kung nag-register ka sa touch ID. Next is, syempre, sa sign up ka, kailangan mong maglagay ng mga account details mo at kailangan mong ilagay, syempre, yung iyong registered mobile number. Why? Kasi kailangan doon, yun ang paglalagyan ng OTP or one-time password. Kasi every transaction mo, lalabas yun. Or kaya naghang yung cellphone mo, o kaya matagal kang hindi mo nagamit yung mobile app, naka-open siya. Pero ilang minuto kasi nagko-close siya nang kahit hindi mo siya i-close. So, uulit ka. So, magbibigay ulit siya ng OTP. Yun yung OTP or one-time password ay isi-send yan as through SMS message dyan sa iyong registered phone number. So, needed talaga na meron kang registered phone number. And syempre, yung pala, nakalimutan ko, kailangan meron kang ikama, hindi ka pwedeng unregistered or undocumented person dito kung gusto mong magkaroon ng bank account or mag-online banking dito sa Saudi Arabia. Or kahit saan naman, kailangan talagang meron kang valid resident ID or kung local ka, national ID. Next is, merong one-time password authentication. Ito ay optional lang. Ito ay ginagamit kung halimbawang nalock mo yung password mo o kaya gusto mo ng mas secured yung iyong pag-online banking. Nga pala, every transaction nangangailangan ng OTP or one-time password na sinesend sa iyong SMS through text message. So, secured na secured ang online banking. Next, merong iba na nangangailangan ng QR code, image, kapag ka nagbabayad, or meron namang nangangailangan ng card reader. Card reader, kung magta-transact ka, halimbawa bibili ka, gagamitin mo yung card mo, i-top up mo lang ganyan. O kaya kung wallet, nangangailangan siya ng QR code, o kaya yung wallet application. Hindi po yung wallet na wallet ha, hindi yung physical wallet. Wallet apps po yan, online wallet yung tinatawag. What to avoid and how to avoid para maiwasan yung mga online scammers or problem dito sa online banking. Unang-una yung online phishing or hackers. So, iwasan natin yan. So, paano natin maiwasan yan? Unang-una yung mga internet virus. Ito, mahirap iwasan, pero kailangan from time to time, linisin mo yung cellphone mo, gumamit ka ng mga cellphone cleaner na application para maalis yung mga online virus. Pero dito sa mga iPhone, mas mahirap siyang kapitan ng mga viruses. Di katulad sa mga Android yan. Kaya mas kapag ka nag-online banking ako, ginagamit ko yung luma kong iPhone. Kasi mas nasisecurean ako dito. Next is, dun ka pumunta sa mga credible na website lamang. If not, gumamit ka talaga ng credible din na mobile apps. And no to phone calls asking bank information. Meron akong isang scenario na nalaman doon sa kasama ko na sinagot niya yung tawag. So, nanghingi ng detail niya at binigay niya yung mga detail niya. So, anong nangyari? Nalimas yung laman ng kanyang bank account. Which is, no, wag niyong gawin po yan. Ang sabihin niyo, if I want to give an information na kinakailangang sumagot sa tawag mo at magbigay sa'yo, pupunta ko directly dyan sa bank office na nearest sa tinutuluyan ko. Yun nga pala, kailangan kung ikaw ay mag-online banking, syempre kukuha ka ng bank account mo dun sa banko na malapit sa'yo. Kasi kung magka-problema, mas madali mong malapitan, mas madali mong mapuntahan. Klaro. Next is, huwag kang basta-basta magpapaniwala sa mga email nagsasabing nanghihingi ng mga bank links na ikiklik mo yon. O kaya naghihingi ng information patungkol sa bank account mo. Ito, paano pa maiiwasan? Nanghihingi sila ng two-factor authentication or verification code or verification information. Normally, merong hinihingi yan na two infos. Minsan, ikaw na bahala. Minsan sinasabi, ano ba yung favorite dog mo? Saan ka nag-aral? Or nanghihingi na siya ng additional email. Additional registered number, yan.
doon yan sa Credipool website ng bank account mo, o kaya mostly doon yun sa ginagawa, hindi yun doon sa mobile application. So, doon ka magbibigay at hindi sa kung sino-sino na email or yung phone call. Iwasan nyo po yun, ha. Ito optional, merong iba nangangailangan ng signature verification. Pero ako, hindi ko sinasuggest na magbigay kayo kasi nga ang signature natin ay discrete detail yan na as much as possible ay wag na wag mong ibibigay. Kasi ngayon, merong mga application na nakokopya na yung signature. Bali, one time, ilalagay mo doon at alam mo ba na pwede mong i-crop yung signature at pwede mong ilagay sa document online. So, ako, hindi ako pabor doon na magbigay ako ng signature unless pupunta ako sa bank at doon ko ilalagay yung aking signature. Ito yung pinakahuli, ano ba yung mga downfalls, problems, criticisms ng online banking? Ano ba yung mga hindi ka aya-aya? Number one, dahil nga marami na yung nag-online banking, nagsasarado yung mga bank branches, which is unhealthy dun sa mga nangangailangan ng trabaho at pumabase lamang sa mga banko. Unless if you work at home, eh okay na okay pa rin yung ganitong online banking, at which is favorable para sa mga call center agents, di ba? Mas dumami dahil sa pag-online banking. Another problem is na reduce yung bank opening hours. Imbis na mas tatagal pa ngayon, 8 to 3 na lang. Hindi na katulad dati, medyo mas mahaba-haba. Next problem is this online banking is against people who cannot use online banking. Although user-friendly na, computer-friendly na, internet-friendly na ang online banking, hindi pa rin natin magagaranti na lahat ng tao ay capable mentally, physically na gumamit ng online banking. Lalo na yung may mga problem sa kalusugan nila, may mga Parkinson's disease, although meron naman na kayang-kaya pa rin, kahit may mga sakit na, ay kaya pa rin ang utak nila na i-absorb yung basic online banking. Next problem is yung remote areas or merong dead spot for internet at hindi talaga, katulad sa mga bundok, merong mga area talaga na walang-wala, although may mga bundok na meron pa rin internet dahil meron silang signal doon. Next is super slow internet services. Shout out sa Philippines. Although meron naman ngayong internet provider na kaya naman mag-internet na sa Pilipinas. Pero hindi pa rin kasing lakas ng internet ng Saudi Arabia ang internet sa Philippines. But I'm hoping na next time through our government na ma-aprubahan yung Tesla. Ang pagkakaalam ko, diba, maganda yon. So hopefully, President Bongbong Marcos, palakasin na po ninyo ang internet services sa Pilipinas para mas okay na okay, di ba? Ito yung problem na pinaka number one is para sa akin na high cost of internet services. Dito sa Saudi Arabia, napakamura ng internet services dito. May mga promo pa sila, pati calls, naka-package na. Pero unfortunately, merong mga bansa na may internet pero limited lang ang pwedeng kumamit. At napakamahal pa, lalong-lalong na dun sa mga remote areas, mga blind spot or dead spot na areas na talagang ang hirap-hirap maglagay ng internet signal dun sa area na yon. So, yun lang mga kasmorg. Sana ay naibigan nyo yung aking pagbablog. Mahaba-haba po ito dahil gusto kong talakayin ng in-depth yung itong online banking na to. At kung meron pa po kayong comment or suggestion, pwede nyo po akong i-comment down below sa aking channel. Ito sa vlog na to. Para po next time, pwede po tayong gumawa ng tutorial regarding sa online banking, online payment, next time kung meron pa po tayong time. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat. God bless everyone. Mumumua. See you on my next vlog. Bye-bye. Masalamat.